at gusto ko lang sanang i-share sa inyo yung nabili ko pong motorcycle charger na cigarette lighter po siya. Nagkakalagang 160 pesos po itong charger na ito sa Shopee. Murang-mura na po. Mapapasalamat Shopee ka talaga sa sobrang mura. Sa Lazada, nakita ko po ito nasa 200, nasa 250 yung price nito, pero sa Shopee nasa 160 lang po siya. So, ito guys, bubuksan na natin. Ito po, ang itsura niya. Ayan. Ito po, bubuksan natin yung takip niya. Waterproof na po ito mga guys. Ayan. Ito po yung ano, takip niya. Ayan, nakikita niyo po. Meron siyang cigarette lighter na dito pinapasok. Ayan. Tapos, ito yung switch niya. May sarili din siyang switch. Ayan, sarili siyang switch. Tapos ito yung parang ano niya, yung ilaw na naka ano niya, light indicator dito po. Ayan. So guys, kaya itong nabili kong cigarette charger na ito, kasi kadalasan kasi sa mga charger sa motor ay ito ang lagi nasisira. Ito po yung kimil na saksakan. Minsan kinakalawang, minsan naglulus na, yung maluwag. Kaya may choice tayo, may option tayo katulad nito. Ito po yung nabili ko, dalawang saksakan. Ito po. Ayan, dito po sila saksak. So, ganun lang po yun guys. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano natin install yung ating charger sa motor. Sa mga nagbabiyahe, yung mga gumagamit madalas ng GPS nila, mabilis malubat yung cellphone nila, tsaka sa mga naglo-long drive yun po, mga nag-aangkas yun po, yung mga Grab yun. Bot po yung parang takip niya. O ayan. Tsaka yung material niya parang ano naman siya, matibay naman. Ayan po. So, matibay naman. Hindi siya parang matte plastic siya. Tingin ko matibay naman siya siguro guys. Ah, ito po may ano siya. May screw. Siguro pag nasira, pwede rin siyang ayusin, ganyan. Pwede rin siyang tanggalin. Pwede siya pag nasira dito yung kable. Ayan, pwede natin siyang ayusin. Saka dito po nilalagay yung sa manubela, sa handlebar ng mga guys. Dito nilalagay. Tingin ko parang ano din eh. Parang malambot yung pagka dito sa portion, malambot. Sana tumagal itong ano ko, itong nabili kong charger. So, ito po guys, yan. Ito yung wiring niya. Medyo ano din, medyo makapal din yung wire niya. Then, medyo makapal ito po. Ayan, hindi siya nagpupukos. Saka guys, meron po siyang fuse na mas maganda to guys, kasi meron siyang fuse. Safe na safe po yung ano natin, cellphone natin. So, tanggalin nga natin kung gano'n siya kahaba. Ayan. Ah, mahaba rin siya guys. Ayan o. Isang ganun ko rin. So, mahaba rin siya. Abot na abot din siya sa battery natin pag nilagay natin sa manubela. So, yun guys, i-install na natin sa ano, sa motor natin, sa CB150 natin. Ito po. Tara, let's go. Bago ang lahat, gusto ko sanang i-shoutout yung aking kapatid na si Biyaherong Ilonggo. Guys, please subscribe po sa kanyang channel. Shoutout na rin kay paring Christian. Pre, kamusta ka dyan sa Saudi? Sana okay ka lang dyan. Yun na, na-shoutout na kita. Tsaka kay ano, Lodi, big time! Yo, idol!
Lodi, kamusta? Alam ko ngayon, nadyan ka lang sa inyong bahay at huwag masyadong maglabas-labas kasi baka mahuli tayo ngayon. Naka-MCQ tayo ngayon. At sino pa ba? Si, ano? Si Boss John John, yung aking katrabaho, napakabait. John! Ayun guys, tara. I-set na natin yung, i-install na natin yung ating motorcycle charger. Let's go! Meanwhile... Oo na natin gagawin. Kakabit muna natin siya. So ayan po guys, oh. Saktong sakto po yung kable niya. Hindi po siya mahaba at hindi po siya masyadong maiksi. So dito natin siya kakabit. Ayan. And then pasok natin itong ilalak na lang natin. Gamit tayo ng screwdriver. Yan. Huwag lang natin sobrang ikpit. Kasi plastic na kasi siya eh. Baka biglang biyak. Yan. Paganyan lang natin siya. Tapos yung kable. Siguro guys, dito natin siya pagdadaanin. Sasabay natin siya sa mga kable na to. Ayan. Hirap ng patagusin, no? Ayan. Eh, nasa na. Ito siguro natin padaanin mga guys. Isasabay natin sa doon sa kable ng clutch. Hindi ko lang alam kung maganda siya lagay dito. Ikotry natin. Asan na yung kable? Ayun, dito na. Tutukot na natin kable. So ayan na, hawak ko na, hindi na ito makakawala. Maganda siguro tanggalin muna natin yung play rings ayon sa kabel. Tama natin ito. Tensyon na kayo guys, madumi yung CV natin. Nakakatapos lang din kasi ng ulan eh. Tanggalin muna natin ito. Yun, tanga muna. Tapos papasukin natin siya dito. So ito guys, tanggalin din natin. Yan. Tanggalin muna natin to. Actually guys, mas safe itong ginagawa ko, no? Dito safe ito kasi re-rectat lang natin sa battery. Hindi na natin kailangan nalagyan ng relay sa susunan. Mahirap. Pero pag
trouble kasi sa langit na nandaan. Yun ang iwasan natin, no? Yun. Ito natin siya padaanin. Yan. Yan guys, tatap na natin dito. Yan. Positive yung pula. Hindi maluwag. Sabihin na natin. Yan, tapos tap natin yung negative. Yan. So, tingnan natin guys. Yun, may ilaw siya, yun o. Ito yung indicator light nya. So, gumagana yung ating USB charger mga guys. So, testing na natin yung charger. So, yan, saksak na natin. Yun, gumana po siya guys. A few moments later. Natapos na rin yung pag-install natin sa cigarette charger po natin with lighter. Madali lang siya install guys kasi naka-recta lang po talaga siya sa battery. Ayoko naman po siyang ilagay sa susian, yung supply niya sa susian, sa ground, lagay pa ng relay. Mas hassle kasi yun pag hindi natin kasi masyadong kabisado yung rewiring ng motor natin, kaya dinirekta ko na lang po siya sa battery. Tsaka mas safe po yun. Saka mahirap pa siya guys pag nasiraan po tayo sa biyahe. Katulad dun kay ano, kay napanood ko sa video ni trip ni Jepoy. Sir, shout out sa iyo. Napanood ko po yung video niyo na nung nag-ride kayo sa Baguio. Saklap po nangyari sa inyo. Mukhang mahirapan kayo dun sa sa pagtulak ng CV ninyo kasi yun nga dun sa ano, nagloko yung ano, yung electrical na motor niyo gawa no sa charger po ninyo. So yun guys, yun po ang ano, yun po yung iniwasan natin, yung ganun ang mangyayari na bigla magloko yung ating electrical sa motor kasi di tayo masyadong abisado sa mga electrical. Ito na lang sa ano, sa vlog ko, sa video ko, sa paano sa senior ko sa inyo. Sana nagustuhan po ninyo. Tsaka sana po please comment, like, subscribe po kayo sa channel ko po. Maraming salamat po. Paalam.